kaligtasan sa tamang pag-iisip. June 6, sa mga makalangit na dako. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ikalawang Korinto Kapitulo 10, Versikulo 5. Maging ang mga pag-iisip ay kailangang ipasakop sa kalooban ng Diyos at ang mga damdamin sa ilalim ng kontrol ng katuwiran at relihiyon. Ang ating imahinasyon ay hindi ibinigay sa atin upang payagang magdala ng kaguluhan at magkaroon ng sariling paraan ng walang anumang pagsisikap sa pagpipigil at disiplina. Kung mali ang iniisip, mali ang nararamdaman, at ang mga kaisipan at damdaming pinagsama ang bumubuo sa moral na katangian. Ang kapangyarihan ng tamang pag-iisip ay mas mahalaga kaysa sa gininto ang kalso ng Ophir. Kailangan nating bigyan ng mataas na halaga ang tamang kontrol sa ating mga pag-iisip dahil ang gayong pangangasiwa ay naghahanda sa isip at kaluluwa na gumawa ng maayos para sa Panginoon. Ito ay kinakailangan para sa ating kapayapaan at kaligayahan sa buhay na ito na ang ating mga iniisip ay nakasentro kay Kristo. Kung ano ang iniisip ng isang tao, gayon din siya. Ang ating pagpapabuti sa moral na kadalisayan ay nakasalalay sa tamang pag-iisip at tamang pagkilos. Ang masasamang kaisipan ay sumisira sa kaluluwa. Ang nagpapabagong kapangyarihan ng Diyos ay bumabago sa puso, nililinang at dinadalisay ang mga kaisipan. Maliban na ang isang determinadong pagsisikap ay ginawa upang mapanatili ang mga kaisipan na nakasentro kay Kristo, ang biyaya ay hindi maihahayag ang sarili nito sa buhay. Ang isip ay dapat makisali sa espiritual na pakikidigma. Ang bawat pag-iisip ay dapat dalhin sa pagkabihag sa pagsunod kay Kristo. Ang lahat ng mga gawi ay dapat dalhin sa ilalim ng kontrol ng Diyos. Kailangan natin ng patuloy na pag-unawa sa nagpaparangal na kapangyarihan ng dalisay na pag-iisip at ang nakapipinsalang impluwensya ng masasamang kaisipan. Ilagay natin ang ating mga iniisip sa mga banal na bagay. Hayaan silang maging dalisay at totoo, dahil ang tanging seguridad para sa sinumang kaluluwa ay ang tamang pag-iisip. Dapat nating gamitin ang lahat ng paraan na inilagay ng Diyos sa abot ng ating makakaya para sa pamamahala at paglilinang ng ating mga kaisipan. Dapat nating iayon ang ating isipan sa Kanyang isipan. Ang Kanyang katotohanan ay magpapabanal sa atin, sa katawan at sa kaluluwa at sa espiritu, at tayo ay bibigyan ng kakayahang makaahon sa tukso. Ang kontrol ng mga pag-iisip, sa pakikipagtulungan ng banal na espiritu, ay magbibigay ng kontrol sa mga salita. Ito ang tunay na karunungan, at titiyakin ang katahimikan ng isip, kasiyahan, at kapayapaan. Magkakaroon ng kagalakan sa pagmumuni-muni ng mga kayamanan ng biyaya ng Diyos.